Kamusta mga kaibigan? Muling nagbabalik ang iyong lingkod si Felicity. So ngayon ay nag-live tayo para ulit makapagturo ng panibagong dasal na inyong makukuha dito sa ating YouTube channel. At syempre itong dasal na ating tuturo ay napaka-importante lalo na dun sa mga taong naghahangad ng kanilang swerte sa buhay. Ayan. So, ang ibibigay po nating dasal ngayon ay para po sa mga mahilig magsugal at para po sa mga nangangarap na manalo po sa loterya o loto. Okay, bago tayo dumako dun sa dasal na ating ituturo, sa mga hindi pa po nakaka-follow na ating page, ito po, sa gilid natin, mangyari po kayo follow po ng ating page sa Facebook para po ay kung kayo ay mag-update sa akin tungkol sa mga ginagawa ko sa araw-araw ay nandun po sa page natin. Lagi po akong nagla-live doon lalo po sa panggagamot sa ating page. At ang ginagawa ko naman po doon minsan ay nagla-live healing. Ayan, healing water. Kumbaga sa lahat na may mga karamdaman na nanonood doon sa ating live, pwede po kahit po physical o spiritual na karamdaman, pwede po doon sa ating live. Minsan po ay tayo ay sinasali o nagsasali po tayo ng tao doon sa live po natin para po siya ay gamutin. Kadalasan naman po ay ang nangyayari, healing water para sa pangkalahatan po. Ayan. Pagtawas, healing water, tapos baklasan. Yung po yung ginagawa natin sa ating live sa Facebook page natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag follow sa ating page, ayan, ito po yung page natin. Search nyo lang itong ating page. Ayan. So, i-search nyo lang sa Facebook yung ating pangalan. Kung ano po yung pangalan ni Felicity dito sa YouTube, yun din po yung pangalan sa ating Facebook page. Okay. So, dumako na po tayo dun sa dasal na aking ituturo sa ating video ngayon. Yung orasyon po para po sa mga mahilig tumaya ng loterya o loto at mahilig po magsugal. Yan, para po kayo ay manalo. Okay, so una, ang gagawin po natin dun muna sa mahilig tumaya ng loto o kaya loterya. Okay, ang paggamit po ng orasyon, kailangan po ay inyong kabisaduhin muna bago nyo i-apply o gamitin po yung orasyon. Okay, pagka nakabisado nyo na po ang orasyon, ay bago kayo matulog, bibigkasin nyo muna ito ng 9 beses. Okay, 9 beses nyong bibigkasin ang orasyon na ito bago kayo matulog. At ang mangyayari po ay habang kayo ay natutulog, mayroon pong papasok sa inyong mga panaginip na tatayaan po ninyo sa loterya. Okay? Kumbaga ipapakita po sa atin yung mga numero sa ating panaginip kung ano po yung posibleng lalabas dun sa tatayaan po natin sa loterya. Gamit po yung panaginip, dun po tayo kukuha ng idea o mga tatayang pong numero. Okay? Base naman po dun sa sugal naman, iba naman po ang proseso. Okay. Pag sa sugal po natin gagamitin itong orasyon na ito, ay kinakailangan po habang po tayo ay nagsusugal, ay uulit-ulitin po natin. Lagi po nating bibigkasin ng paulit-ulit or uusalin po kahit po sa isipan lamang ng paulit-ulit yung orasyon hanggat po kayo ay naglalaro. Okay? Yung po yung pamilin o paggamit po ng orasyon. Okay. After nun, kung halimbawa po kung kayo ay may alinlangan o parang aberya sa inyong pupuntahang sugalan, eh huwag nyo na pong ituloy. Kumbaga, kung hindi kayo kondisyon sa inyong katawan o sa inyong pag-iisip no, na kayo ay pupunta doon, kumbaga labag sa inyo, humahad lang, or parang alam nyong hindi kayo mananalo dun sa pupuntahan ninyo sugal, eh huwag nyo na pong ituloy muna. Kinakailangan po na kailangan
nabuo ang inyong paniniwala at syempre yung inyong kagustuhan na manalo. Yung po yung dapat mangyari kapag gagamit po tayo ng orasyon. At hindi po pwede ang orasyon na ito pagka mahina po o pagod yung katawan ng gagamit po ng orasyon o kaya may dinaramdam na sakit. Kasi po ang orasyon na ito kapag ganun po ang gagamit na tao, yung may karamdaman o nanghihina po yung katawan, hihina din po yung bisa lalo po dun sa pagsusugal. Kasi po nakakapagod din po kapag paulit-ulit nating uusalin. Siyempre, yun nga po yung advice pagka nasa sugal po tayo, kailangan pong bibigkasin mo yung orasyon ng paulit-ulit hanggang matapos po kayo sa pagsusugal. Yung po yun, yung diskarte o yung paggamit po ng orasyon. Okay? Narito ang orasyon, kaya makinig na mabuti. Kumbaga, para mas maintindihan kung paano bigkasin yung orasyon at kung paano magagamit ng tama yung orasyon. Okay? So, dumako na po tayo sa orasyon. Narito ang orasyon, makinig ng mabuti. Pamilin sa paggamit ng orasyon kung gagamitin sa loterya o loto. Matapos makabisado ang orasyong ito, ay usalin nito ng 9 beses bago matulog. Kung ipagkakaloob, ay ipapakita sa pamamagitan ng panaginip ang mga numerong tatayaan sa loterya. Kung ito naman ay gagamitin sa sugal, magagamit ito kung paahon ang buwan mula first quarter hanggang kabilugan. Huwag magsusugal kung nakakaramdam ka ng wala sa kondisyon o kung may aberya dahil malamang na matatalo pagka nagkaganon. Usalin ito ng paulit-ulit habang naglalaro. Pag napagod na, ay tumigil na sa araw na iyon. Depende ang bisa ng orasyong ito sa kondisyon ng gagamit. Pag may sakit o pagod ang gagamit nito, ay hihina ang bisa ng orasyong ito. Narito ang orasyon, makinig na mabuti. Rukis Peletus Sutuwas Tuletas Sathanitus Rukis Peletus Sutuwas Tuletas Sathanitus Rukis Peletus Sutuwas Tuletas Sathanitus Muling paalala ni Fellow Stay sa aking mga tinuturo po dito sa YouTube channel at dun po sa ating Facebook page. Kinakailangan po na inyong pagkaingatan yung mga orasyon. Kinakailangan po na gamitin nyo sa tama. Siyempre, pinaka-importante po iyon. Gamitin sa tama yung mga orasyon na kinukuha po dito sa akin. Huwag po abusuhin yung inyong natututunan. Dahil po lahat po ng pang-aabuso o sobrang paggamit po na hindi maganda sa orasyon ay mayroon pong masamang balik po sa atin yan. Kaya hinihikayat ko po ang lahat na nakakuha po dito sa ating YouTube channel ng mga dasal o mga orasyon na itinuturo po natin ay kinakailangan po na ito ay gamitin sa tama. Okay? So yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo. Yan. Hanggang sa muli. Fair stay.